Mga kapaps, magbabalik ang inyong Papa Cha. So dahil sa day out ko ngayon, ano kaya masarap kainin ngayon at lutuin? September na ngayon, di ba? Palagay ko, magpapasko na. Pasko na. Siguro masarap magluto ng chicken hamonado. Tara, samahan niyo ako magluto. So guys, yan nga pala yung mga kailanganin natin para sa pagluto ng chicken hamonado. So meron tayo ditong kalahating kilong manok. At swerte, lagyan natin ng kulay para mas mapili natin yung Pasko. Kasi mas masarap ang pagkain kung may kulay, di ba? So eto, may cornstarch din tayo, pampalapot ng salsa yan. At eto, paminta. Meron din tayong mantika, asin, pineapple slice. Mamaya i-separate natin yung ano yan, yung sabaw niya dun sa pinya kasi nga pang ma-marinate natin siya mamaya. So eto, mapapansin nyo yung dalawang bawang natin, naka-divide siya, isa panggisa, isa naman yung pambabad ko. So eto, panggisa rin tong sibuyas na to. Eto, asukal, pero dapat asukal na pala ito. Kaso lang nga, wala tayo asukal na pula. Pang alternatives na lang natin is puti. Parehas lang naman ng lasa yan, di ba? Matamis. Tara, samahan nyo ako magluto. So, unang-unang gagawin natin, lagay natin tong bawang, syempre. Syempre, magugas muna kayo ng kamay bago nyo kamahin tong ano. Syempre, kalinisan tayo. Yan. So, lagyan natin siya ng paminta. Yan. Tapos, yung asukal, ilagay natin. Lagay natin asukal. Lahat na. Lagay natin yan para ano. Lagay natin ng atswete yung pangkulay natin. Ay, hindi yata natin nabukod yung ano. Tanggalin na lang natin mamaya yung mga buo-buong atswete. Ayan, tanggalin na. Tapos nga, eto, lagay natin ng asin. Lahat ng ingredients lagay natin. Pero siyempre, tansyahin nyo lang ah. Eh, nakakaalam ng panlasa nyo. Eto, yung sabaw ng pineapple. Yan yung malupit dyan, pampalasa. So, halu-haluin lang natin. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, siguraduhin yung malinis ang kamay nyo. Diba? So, siguraduhin lang natin nakababad siya. Yan. Mas maraming pinya, ay mas maraming sabaw, mas malasa, di ba? Nagagay na nga natin lahat to. Hindi naman pansabaw yun, di ba? Ayan, halu-haluin mo lang siya. Kung sa palagay mong kulang pa yung kung atswete, maglagay tayo ng konti pa. Di ba? Para kukulay yung sabaw niya. Ayan, hindi yan. Ang hirap salain. Hindi ko siya kasi nasala eh. Ayan. Para mas ma-feel natin yung pagkain pag may kulay, di ba? So, tatanggalin ko na lang yan. So, mapula-pula, di ba? Mas masarap siyang kainin kung mapula-pula. So, ipababad natin to ng mga siguro mga 2 oras o 1 oras. 1 oras, okay na rin naman. Manunuot na rin naman yung lasa yan. Pero mas maganda kung overnight kasi nga para manuot yung lasa niya sa loob ng karne niya. So, huwag muna natin siya ilagay. So guys, ito nga pala yung hindi nabanggit kanina. Lagyan natin ng toyo. Isa rin ito sa magpapalasa. So, tansyahin nyo na lang kung gano'ng pakarami yung dapat natin ilagay. So, halu-haluin lang natin. Pagkatapos ng pagkakamarinate ng 2 oras o 1 oras, so, pituhin naman natin siya guys. Kailangan natin siyang papulahin. So, aalog-alogin ko siya para hindi siya magdidip-dip. Tapos, ayan, alog-alog. So, babalik na natin siya. Ayan, para yung kapitang size naman, mamulang-mulang. Ayan, sa pagka nag-dip siya dito. Ano pinag-dip? So, tinanggal ko na siya sa kawali. After noon, siyempre, pag tayo ng kawali, lagyan natin ng bawang, sibuyas. Pero sabi nga nila, ano ba ang dapat mauna? Bawang o sibuyas? Sabi ko, basta ako, sigurado. Maluluto yung parehas, inilagay ko ng sabay. Pagigisayin lang natin siya. Yung bawang, kailangan medyo mamula-mula, tapos yung sibuyas, at medyo lumambot siya. So, yan yung pagkatapos pagkakagisa. So, pagkatapos natin mag-isa niyan,
Durug-durugin natin yung mga malalaking sibuyas. Ayan, nagdurug-durug natin. Papurahin lang natin. Pagkatapos niyan, nagsisa na, lagay natin yung manok. Kanilang pinilito natin, lagay na rin natin yung sabaw. Hayaan natin siyang kumulo. So, pagkakulo niyan, takpan natin, pero ilagay lang natin yung apoy sa mahina. Medium fire, yeah, katulad ng pagkakakita nyo. So, after 10 minutes, so, eto na nga yung manok. Kumukulo na siya. Palagay ko, luto na yung loob na ito. So, ang gagawin naman natin, ilagay natin yung panlapot, kalat nyo. Saluin nyo agad, kasi lalapot siya eh, para hindi siya masunog. So, ayan na yung mangyayari pagka naibuhos nyo yung cornstarch. So, ayan, ilalagay natin sa tasa, unti-unti. So, ano kaya ang presentation natin nito? Tignan nga natin kung maganda. So, ayan, ilalapag ko na siya. So, eto na nga pa rin yung finished product natin. Kayo na mag-decide kung maganda ba ako mag-design o hindi. Ayan. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, napakasarap na ito. Ayan, may tatlong pineapple. Salamat sa panonood. Goodbye!